Kilta guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay kung ano ba ang mga bagay na importante sa iyong pagkalalaki pagdating sa pambababae. At hindi lang basta sasabihin ko sa inyo ang mga bagay na ito. Matter of fact, irarank din natin kung ano ang pinaka-importante sa pinaka-least na important. Okay? Pero sasabihin natin lahat at i-explain ko sa inyo kung bakit mas importante ang isa kesa sa isa. Okay? So, ang una na pinaka-importante o ang pinaka-importante sa lahat ng mga bagay na kailangan mong malaman sa iyong pagkalalaki o dapat na meron ka sa iyong pagkalalaki para ikaw ay makakuha ng maraming babae ay siyempre walang iba kundi ang status mo. Okay? Status or fame. Kung kaya mo maging famous, maging sikat, pilitin mo. Dahil sa totoo lang, G, kaya mo. Ikaw lang ang magdidikta sa sarili mo kung gagawin mo lahat o ibubuhos mo lahat ng kaya mong ibigay para marating itong kasikatan na ito. Nasa sa'yo yan kung ano ang way mo o kung paano yung way mo o kung anong klaseng talento o anong klaseng path yung itatakbo mo. Dahil gaya nga sabi ko sa inyo, ang pinaka-importante na dapat meron ng isang lalaki sa kanyang buhay ay walang iba kundi siyempre yung purpose mo. Kaya nga importante ang status mo. Dahil yung purpose mo na yan, yan ikaw. Yan yung status mo. Okay? Kaya yan ang pinaka-importante. Mahanap mo yung purpose mo in life. Dahil pag nahanap mo yung purpose mo in life, sigurado, magkakaroon ka ng path. At yung path na yon, yun yung magbibigay sa'yo ng status mo at kasikatan. Let's say, naging rapper ka, o kaya athlete ka, basketball player ka, di ba? Meron kang chance o opportunity para maging isang sikat na basketball player. At ang pagiging sikat o pagiging popular sa mga babae ay isa sa pinaka, actually ito ang pinaka-importanting bagay na dapat na magkaroon ka, na tatalo sa lahat, ito ang pinaka-malakas. Dahil kapag meron ka na itong bagay na to, palagi kang makakuha ng babae. Kahit na hindi ka gwapo, kahit na hindi ka ganun kadami ang pera, basta meron kang status. Kahit na sabi mo pang naghihirap ka na, parang si Baron Geisler, di ba? Parang yung mga artistang nalaos, di ba? Yung mga artistang katulad nila Jan Regala, di ba? Kahit papano, kahit na let's say wala na siyang pera o hindi na ganun kasikat yung pangalan niya, magkakaroon at magkakaroon pa rin siya ng source of income. Meron at meron pa rin siyang koneksyon. Magkaka-project at magkaka-project pa rin siya. Makakagawa at makakagawa pa rin siya ng pera. So, napakalaki ng chance pa rin na mag-survive siya. So, ang laki nung survival indicator sa kanya. Dahil nga, meron siyang status. So, dahil ang rason kung bakit na-attract ang mga babae sa mga lalaki o na-attract ang isa't isa, ang babae at ang lalaki, ay dahil sa survival, okay, at isa sa pinaka-importante o isa sa pinaka-powerful na bagay na pwede magkaroon ng isang tao ay fame o popularity, dahil nga para mataas yung status mo at pati na rin sa connection mo sa iba at nang sa gayon ay mag-survive ka, yung mga babae mag-gravitate sa'yo dahil nga para sa survival. Okay, at syempre dahil pre-selected ka na rin, dahil nga famous ka. So, ibig sabihin, marami nagkakagusto sa'yo. Dahil marami nakakilala sa'yo, may easy access ka. Okay? Pero still, G, handa mo, importante pa rin yung kumikita ka ng pera. Dahil nga, kailangan mo ng pera pagdating sa pambabae. So, kung gagawin mo, gagamitin mo yung status mo. Okay? Gagamitin mo yung popularity mo para mas kumita ka pa ng mas maraming pera. Dahil wala rin kwenta yung status mo kung wala ka rin pera. So, kahit na gano'ng kasikat pa ang pangalan mo, tapos nakatira ka na lang sa squatteran, tapos di mo na kaya mabuhay pa, namamalimos ka na lang, di anong say ng status mo, anong say ng pangalan mo. So wala rin kwenta yon. So hindi rin siya magmamatter. So dapat meron ka pa ring pera, meron ka pa ring success. Kahit bumagsak ka, hanggat may pangalan ka, panigurado makaka-bounce back at makaka-bounce back ka. Ganun din kadali para sa'yo maghanap ng trabaho. Dahil kilalang tao ka, di ba? Palagi kang merong advantage. Kung kailangan mo ng mahihiraman para pang-umpisa mo sa buhay mo, palaging merong willing magpahiram sa'yo kasi nga maayos ang reputation mo.
kilala ka kasi. Okay? Kaya importante ang status at yung fame. Okay? Dapat yan ang isang bagay na i-prioritize mo, na improve mo sarili mo. Dahil sa totoo lang, G, yan, madali lang yung gawin kumpara sa looks. Okay? Dahil kung may status ka, actually sa totoo lang, G, ha, kung may status ka, kahit na wala ka pang looks, maniwala ka sa akin, makakasiba ka at makakasiba ka ng babae. Ganyang ka-powerful ang status. Hindi katulad ng may pera ka lang. Okay? Kaya, may pera ka nga, pero hindi ka naman kilala. Makakuha ka naman ng babae. Well, itatakil natin dito yan. Pag-uusapan natin dito yan. Pero, gusto ko munang tumutok tayo dito sa status at gusto ko malaman ninyo na hindi porque may pera ka, eh magagawa mo yung mga bagay na kayang gawin ng isang lalaki na may status. Dahil ang isang lalaking may status, kaya na itong talunin, mapagwapo man, mapamas malaki mang katawan, o kahit na sino pa man dun sa mga susunod na babanggitin ko. Dahil pagdating sa status at fame, walang makatalo dyan dahil nga sa survival instinct na mararamdaman ng babae sa'yo. Okay? Tsaka isa pa, dahil nga, syempre, high status ka, preselected ka, which is survival again. Okay? So, pangalawa, syempre, walang tatalo sa personality mo. Okay? Pagdating sa personality mo, nandiyan na yung charisma, nandiyan na yung swag, okay? Yung confidence mo, yung ikaw, pagiging ikaw, nasa yun na lahat yun. Pasok na lahat dun, charisma, swagger mo. Ano yan eh? Yan yung ultimate confidence na naramdaman mo sa sarili mo. Yan yung high confidence, okay? Swagger. Pareho lang confidence at saka swag. Pero yung charisma, yan yung isang bagay na dapat i-develop mo. Kasi G, may mga tao na naturally charismatic talaga. Isa ako dun sa mga taong yun. Bakit ko nasabi yun? Bakit ako nasa harapan nyo ngayon? Paano nyo ako nagagawang pakinggan? Paano ninyo nagagawang tumagal sa akin ng minsan isang oras ng video pa? Dahil yun sa karisma ko. Dahil kung ako, hindi ako charismatic, walang manonood sa akin. Mababa to kayo. O hindi ko man lang kayo ma-attract para manood sa akin. Okay? May mga taong naturally merong ganun. May mga taong wala naman ganun sa una. Okay? O hindi pa niya nade-develop. Pero later on, na-develop niya. Kaya dapat practicein mo, okay? Well, don't worry about that. We'll make a video how to improve your charisma. Well, actually, pagdating lang naman sa charisma, number one na dapat mo lang improve is your personality. At dito rin naman nagpo-fall yan sa personality mo. Ito, G. Tanda mo to. Kahit na gano'n pa kagwapo yung lalaki o kahit na gano'n pa kadami ang pera ng lalaki na kalaban mo, kung mas maayos ang charisma mo, mas maganda ang charisma mo kumpara sa kanya, meaning yung confidence mo, yung personality mo, yung game mo, pati yung game mo, dyan din babagsak yan sa personality mo, okay? So kasama yun, then marunong ka nga sa babae, yun yung diskarte mo, yun, marunong ka dumiskarte sa babae, hindi naman lahat ng gwapo, at maraming pera, lalo na yung maraming pera, hindi lahat yan, marunong man babae, ikaw, karisma lang ang puhunan mo, pero nakakakuha ka ng babae, kaya kahit gano'n pa kagwapo, kahit gano'n pa karami ang pera ng kalaban mo, kung mas maganda ang karisma mo, ikaw ang mas maraming masisibak. Well, yung mas gwapo at yung mas maraming pera, maaaring mas marami silang babaeng makikilala o mas marami silang makukuhang number. Okay? Kasi, pagdating sa pagkikilala ng babae, numbers game ang labanan nila. Okay? Bakit? Dahil sila, kaya nilang kumuha ng mas marami pagdating sa, o kaya ka lang talunin, pagdating sa volume o sa quantity, dahil nga, mas attractive sila. Gwapo eh. Mayaman eh. Di ba? Naka-Ferrari eh. Di ba? So, mas malakas silang mang-attract. Pero, hindi lahat nasisibak nila. Bakit? Dahil nga, wala silang karisma. Kasi G, kung wala kang karisma, o wala kang fame, wala kang mataas na status, tapos wala ka pang personality, o charismatic na personality, wala kang makukuha ang babae. O hindi ka makakasibak ng mga, siguro meron ka pa rin makukuha, yung mga sobrang loser na. Pero hindi makukuha yung mga malulupit na babae talaga. Kasi nga, ang meron ka lang is money and looks.
Money and looks can attract women. Yes, they can. Nakasakay ka ba naman sa Ferrari? Nakasakay ka ba naman sa Mercedes-Benz? Sigurado, may ma-attract sa'yo. Di ba? Meron ka palaging makikilala. Hindi ka tulad ng charismatic lang. Okay, pero hindi ganun kagwapuhan. Yun, kailangan niya muna makausap yung babae. Kailangan niya muna makasama yun, makadate, makilala siya. Para masibak niya. Pero mas mataas ang chance na masibak niya. Kumpara sa may looks lang, pero walang game. Walang magandang personality, walang charisma. Okay, yung kuha nyo? Dahil meron lang siya, pang-attract lang, ito lang. Pero yung siya bilang tao, boring, walang kwenta, supot, di ba? Bagsak ng bagsak sa shit test, yan ang mangyayari sa kanya. Kasi nga, wala siya nung personality na yun para matapos yung bagay na inumpisa niya o makuha yung goal niya, which is yung sex. So, importante na meron ka pa rin personality o maganda ang personality mo. May charisma ka, may swagger ka, yung ultimate confidence, okay, hindi yung basta kumpiyansa ka lang. Ibig sabihin, yung kumpiyansa, yan ang pinaka-importante. Alam natin lahat yan, na kumpiyansa ang pinaka-importante bagay pagdating sa pambababae. Yan ang pinaka-binabalyo ng babae sa lahat. Dahil alam niya, pagka may kumpiyansa ka, sigurado, may pinanggagalingan yung confidence na yun. Ano kaya yung kundi pera, marami kang babae, sigurado, marami nang gagwapuan sa'yo, pre-selected ka, o may focus ka sa purpose mo. Kaya ka confidence. Dahil pag ang isang lalaki na alam niya sarili niya mababa ang value niya o wala siyang pinagkukunan ng confidence na yun, panigurado, hindi siya magiging swaggy. For sure yun. Kasi saan manggagaling yun? Lalabas at lalabas yung totoo. Hindi mo pwedeng pikiin ang confidence mo. Ang confidence mo nanggagaling yan sa kung sino ka talaga. Kaya nga yung mga nagfe-fake, mauhulit-mauhuli mo kung peke yan. Madali lang makita yan. At yung mga babae, magaling sila makakuha, makatuklas ng ganyan o makabuking ng ganyan. Kasi nga, itong mga babae na to, nagsishit test sila. So, nasa sa'yo yun. Kaya maraming bumabagsak. Dahil nga, karamihan sa mga to, nagfe-fake lang sila ng confidence nila. Para magkaroon ka ng confidence, dapat yung confidence na yun nanggagaling sa kung ano yung meron ka, kung sino ka talaga. Hindi yung iniisip mo lang, hindi yung from within. Okay? At pag tumaas yung kumpiyansa na yun, paabot ka sa kumpiyansa ng swagger. Okay? Yung swagger level na. Yung swagger level na yun, yung maangas ka na, yung mukha ka ng arugante, yung tawag nila yung ganun, mayabang arugante, yung ganun. Pag umabot ka sa ganun, ibig sabihin lang nun, ang ini-indicate mo o sinisend mong message sa mga babae, may pinanggagalingan yun. Ibig sabihin, sino itong lalaking to? So, kahit na naka-Ferrari pa siya, naka-gwapo pa yung isa, mas gwapo yung mukha kaysa sa'yo, mas malaking katawan sa'yo, pero pareho naman mga support ni hindi marunong sa babae, ang kaya lang nila maghintay yung babae na lumapit sa kanila, pero hindi na kayang kausapin man lang o mang-approach ng babae, wala pa rin sila masisibak. O kaya man lang mang-approach ng babae o mas marami man sila makukuha ang number, pero since wala silang game at wala silang personality, hindi sila marunong, hindi pa rin sila nakakasibak. Mas marami lang silang number kasi nga attractive sila. Kaya mas marami silang numbers kumpara sa'yo. Sa'yo, hindi ka man ganun ka-attractive. Let's say, dahil nga hindi ka, wala kang Ferrari, mas gwapo yun kasi mas gusto ng mga iba yung mga mistiso eh. Di ba? Ikaw, yung magkaroon ka mistiso, admit natin, di ba? Ganun talaga mga Pinoy, di ba? Talo ka sa ganung klaseng ano, di, ano gagawin mo? Kaysa magmukmuk ka, kaysa mag-iiyak ka, improve mo yung personality mo. Improve mo yung karisma mo. Improve mo yung game mo. Tapos paganda yung katawa mo, wala na sa mukha, talo ka sa mukha, di ba? So anong gagawin mo? Ayusin mo yung mga bagay na pwede mong ayusin. Improve mo yung mga bagay na kaya mong improve. Yung mga kontrolado mo. Ano ba yung kontrolado mo? Katawa mo. Kahit naman yung mukha mo, kontrolado mo yan eh. Kaya mo naman talaga i-improve yan eh. Hindi mo naman kailangan magpa-plastic surgery. Pero maraming pwedeng i-enhance. Enhance mo yung balat mo, di ba? I-enhance mo yung ano mo, yung personality mo. Pag ang personality mo, nagawa mong i-improve, maniwala ka sa akin, pati sa facial expression mo, sa the way ka mag-smile, the way ka magdala ng sarili mo, yung charisma mo, yung vibe mo, yung aura mo, lahat yan magbabago. Kaya pati mukha mo, nagmumukhang gwapo. Maniwala ka sa akin, hindi man magbago yung itsura mo talaga, pero kung improve mo skin mo, well, sa akin, di ba? Ayan, kita nyo, walang ano yan, walang tasbo yan, okay? Mas makinis pa yan sa putang inang mga kalsadang pinapagawa ng gobyerno. Yan, kung magagawa mong ingatan mo yan, at least meron ka na kaagad lamang sa ibang lalaki. Hindi naman lahat ng bagay makukuha mo.
Pero kaya mong i-improve yung mga kahinaan mo. Kasi yung mga bagay na yun, kontrolado mo. Okay? Hindi ka tulad ng, eh, sige, mukha mo nga, pangit ka na nga, tapos hindi ka pa nag-gym. Hindi ka pa nag-improve ng personality mo. Hindi mo in-improve yung charisma mo. Hindi ka, ano, hindi mo in-improve yung gaming mo. Hindi mo pinapractice ang pambababae. Dahil natakot ka, dahil ganyan pa itsura mo. Natakot ka ma-reject. So, nangyari ngayon yan, na-stuck ka sa ganyang klaseng mindset. Instead na sana, na-improve mo yung mindset mo, na ang o na-improve mo na rin pati yung mindset mo, pati na rin yung skills mo. Kasi nga, nangingilala ka kahit na ganyan pa yung itsura mo, kahit na hindi ka pa maraming pera, kahit na hindi ka pa ano, kahit na hindi pa ganun kalaki yung katawan mo. So ngayon pa lang sinisimulan mo na. Pero hindi ko sinasabing unahin yun. Unahin nyo yung improvement. Pero maganda na rin, siyempre nga, dahil nga improvement ka, ibig sabihin ko improvement sa sarili nyo. Yun ang focus nyo. Pero kasabay nun, ini-improve mo rin pati yung game mo. Kahit na hindi ka pa ganun kagwapo ngayon, hindi pa ganun ka dami pera mo, hindi pa ganun ka ano mo, pero gagawin mo, ibabalansin mo lang. Hindi naman, laka pa ang pera, pero date ka na ng date, tas gastos ka na ng gastos. Hindi ganun. Balance lang, alin mo na improve mo, approach. Kilala ka ng kilala. Hanggang sa makuha mo, kanina sinasabi ko sa'yo, hanggang sa makuha mo, kung paano to gawin, hanggang ma-perfect mo, e paano kung dumating ang time na may pera ka na, tapos maganda na yung katawan mo, tapos gwapo na yung mukha mo, tapos may kotse ka na sa labas, o di hasang-hasa na pati yung game mo. Hindi katulad ng ang nahasa mo lang sa umpisa pa lang, yung ano lang, yung money mo lang, yung katawan mo lang, yung looks mo lang, tapos nung dumating yung time, mangingilala ka na ng babae, nasusupot ka na. Diba? Naduduwag ka na. Bakit? Kasi nga, hindi ka hasa sa bagay na yun. Ang nahasa mo lang, yung mga pang-attract mo. So, attractive ka na. O, minsan nga, lalapitan ka pa ng babae. O, minsan, pag may nakilala kang babae, sila yung nagbibigay ng motibo sa'yo. Pag may nakasalubong ka, nagpapakita na ng choosing signals. O, pero ang problema, hindi ka marunong mag-approach, o pag may kausap ka na, hindi mo alam kung paano gagawin mo, o kung pag nagkakaroon ka man ng babae, nawawalan ka naman, bakit? Hindi na siya nagtutuloy, o kaya umaalis, di ba? Ganun, iniiwan ka, pinagpapalit ka, bakit? Kasi nga, wala kang game. Kaya importante na sabay-sabay mo i-improve yan. Hindi po pwedeng, hindi mo ni-improve yun, ba? Pero hindi ko kayo pinupush na focusan yung kagad to. Unahin mo yung self-improvement mo. Dahil sa totoo lang, mas gusto ko mag-focus kayo sa purpose nyo. Dahil ang mga babae, nandiyan lang sila. Pero kung gusto mo na lumamang sa iba, dahil yung iba lamang na sa looks, lamang na sa money, lamang na sa kung anong meron sila, sa height o kung ano man. So, lamang na sila doon sa bagay na yun, gusto mong lamangan yung mga yun, improve mo yung game mo, yung personality mo, yung charisma mo, o kaya yung swagger mo. Hindi lang basta confidence, gusto ko maging swaggy kayo, yung maangas. So, yung pansin nyo mang sasabi na, ano, na wag ka maging ganyan, wag ka mayabang, kung nayayabangan sila sa'yo, wag mong pansinin yung mga gagong yan, dahil kaya lang naman sila naaangasan sa'yo, dahil hindi ka nila naiintindihan. Kaya ayaan mo sila. Huwag ka lang mayabang magsalita. Ibig sabihin lang kung paano mo dalhin yung sarili mo. Ultimate confidence. Na pag mayroong problema, parang alam mo na kaya mong lutasin yan. Kaya ko yan. Huwag kayo mag-alala. Ako bahala. I'm on it. Ako ang maglulutas nito para sa'yo. Kaya, let's say, pagka merong, merong kailangang isang umpisa na isang bagay, ikaw kaagad na nanguna. O pag merong babae na, let's say, merong babae na nagtetest sa'yo, wala sa'yo, mawawala siya. Kasi may swagger ka, parang, who cares? Kung hindi ka susunod sa akin, then you can go. Go ahead. So kung hindi mo ako type, okay lang din. Okay, fine. Good. I'm out. Right? Because I got that swagger. I'm the man. Alam ko na makakakuha at makakakuha ako ng ibang babae pa. Makakakuha ko na mas malupit pa sa'yo. So, bakit ako matatakot na mawala ka? Pero kung wala ka nun, swagger na yun, wala ka nun confidence na yun, sigurado maghahabol ka dun sa babae na yun. Hindi mo magagawang palisin yun. O hindi mo magagawang talikuran. Baka lumuhod ka pa. Baka ibilin pa ng sasakyan. O baka gawin mo lahat ng kaya mong gawin para lang makuha yung babae na yun. Pero dahil may swag ka, meron kang abundance mindset. Kasi nga alam mo, makakakuha at makakakuha ka. Bagay na nanggagaling sa purpose mo. Nanggagaling sa self-improvement mo. Kaya kailangan mag-self-improve ka. Okay? Personality. Kahit na gano'n pa kadami ang makuha ng number ng mga lalaki na mas gwapo at mas may pera, ikaw pa rin ang maraming masisiba kapag may personality ka, kapag maganda ang personality mo. Eto, sigurado may magtatanong na naman sa inyo, Boss Josh, anong klaseng personality ba? Meron na ako niyan, okay? Alpha personality. Hanapin nyo yung mga panaitanong dyan na hindi pa napapanood yung mga ibang videos ko. Maghanap kayo sa channel natin. Marami dyan. Yung iba naman ng mga bago, naiintindihan ko kayo. Okay? Pero bago nyo itanong, mag-search muna kayo dyan sa channel.
sigurado meron dyan. Nandiyan dyan lahat yun, okay? Alpha personality. Tapos, improve yung charisma mo. Yung charisma, meron na rin akong ginawang video dyan, pati sa confidence. Pero gagawa tayo ng mas in-depth na, mas detailed na video tungkol sa kung paano mo improve yung charisma mo, tapos sa ano yung mga advantages at yung mga details. Lahat ng mga bagay na dapat nyo malaman tungkol sa charisma. Okay? So, pangatlo, okay, walang iba kundi syempre yung looks mo. Okay, yan yung pangatlong importante. Bakit pangatlo lang ang looks? Oo, looks ang pinaka-attractive sa lahat. Okay, yan ang pinaka-attractive sa lahat. Pero gaya ng sabi ko sa inyo, kung wala ka namang mataas na status, hindi ka popular, wala kang magandang trabaho, wala kang purpose, wala kang personality, natural, wala kang purpose, wala kang trabaho, walang pagkukunan nyo nun. So, wala kang personality ngayon. So, meron ka lang looks, magwapo ka lang, as maganda lang katawan mo, so, kaya mo lang mang-attract. Pero kung wala kang game, wala kang status, wala kang personality, hindi ka charismatic, hindi pa rin masisibak yung babae, makukuha mo lang yung number niya. O kaya, magbibigay lang sila ng choosing signal sa'yo. Pero, pag nag-nginitian ka na ng babae, at nakita mo na parang gusto niyang lumapit ka na, sigurado nanginginig ka na, tapos baka ang pinakamalala pa mangyari niyan, maihi ka sa salawal. Bakit? Kasi nga takot ka dahil wala kang game. Dahil wala kang personality. Alam mo sarili mong wala kang karisma. Kaya hindi mo alam kung paano i-execute. So looks lang meron ka. Kaya pangatlo lang ang looks. Pero looks ang pinaka-importante pagdating sa attraction. Para ma-attract mo ang isang babae, dapat maayos ang looks mo. Okay? Dapat at least mapasa mo man lang sa minimum looks requirement niya yung itsura na meron ka. Let's say, decent yung itsura mo. Di decent na porque naka-necktie ka tapos naka-polo ka, decente ka na. Ibig sabihin, decent. Okay, decent enough. Okay na, pasado sa looks niya. Looks requirement. Hindi naman na kailangan na ikaw yung pinakagwapong makukuha niya. At least pumasa ka sa looks requirements niya. Dahil nga, sabi ko sa inyo, ang looks, yan yung importante lang pagdating sa pang-attract. Even yung money. Okay? Pero pagdating naman sa para ma-sex mo siya o kaya ma-keep mo ang isang babae, diyan na papasok yung status or fame, kasama na rin pati yung personality mo, which is nandoon na nga lahat yon, yung game mo, yung charisma mo, yung swagger mo, okay, nandoon lahat yon. Kaya itong looks pangatlo lang talaga. Pero yung mga bagay na yun, sinabi ko sa inyo, yun yung mas importante. Yung dalawa na yon, dahil doon yun yung maipanglalak mo. Okay? Tapos last, walang iba, kundi, siyempre, money. Okay? Sa money, makakuha ka ng mga babae. Sigurado yan. Isa yan sa mga effective ways. Dahil pera yan eh, di ba? Na para makakuha ng babae. Pero, Jay, hindi kita ipupush o i-advocate sa'yo na money ang maging sandalan mo sa pangunguha ng babae. Dahil pagka money ang nagustuhan niya sa'yo, madalas makakuha mo mga gold digger o ang tingin lang sa'yo ay beta male provider ka. Okay? Pagsamani mo siya binulag. Let's say, dahil sa pagre-regalo mo, dahil sa mga trips ninyo, kasi kaya mo, i-afford mo. Minsan, binibigyan pang sasakyan. Okay, binibigyan mo ng regalo. So, ang tingin niya sa'yo, beta male provider. So, umpisa pa lang. Imbis na sana, hindi ganun, kaso dahil yun ang pinresent mo sa kanya, yun yung binili niya. So, hindi mo na pwedeng bawiin yun. Pag binawi mo ngayon sa, during ng relationship ninyo o habang nagde-date pa kayo, maniwala ka sa akin, madi-disappoint yung babae. Bakit? Dahil hindi naman yun yung binili niya sa'yo. Ang binili niya sa'yo, yung pera mo. Hindi yung kung ano na ipepresent mo. Hindi pwedeng money mo muna bubulagin sa una, tapos bigla-bigla magiging charismatic ka lang, hindi ka na magbibigay ng money, hindi ka na magbibigay ng gifts, hindi mo na siya dadalhin sa mga trips, di ba? Hindi mo na kayo pupunta ng Boracay, di ba? Hindi na kayo magaganon. Hindi ka na mag-invest ng pera sa kanya. Maninibago siya. Eh, hindi naman yun yung nagustuhan niya sa'yo. Nagustuhan niya sa'yo yung pera mo. Kaya, wag pera ang ipambulag mo. Mawawalan ka pati ng respeto sa sarili mo. Sa umpisa pa lang, ang dapat na meron ka is personality. Pero ang pinaka malakas sa lahat, walang tatalo, is kasikatan. Tino may mga artista, di ba? Yung mga celebrity, di ba? Mga singers, mga R&B, mga hip-hop artist, di ba? Sila Skastakli, sila ano, di ba? Sila Flo G. Gwapo ba yung mga yun? Di ba? Nakita niyo mga pagmumukha nun? Di ba? Gwapo yung mga yun. Pero dahil sa success nila, dahil nga gaya na sabi ko sa inyo, ang success ng lalaki ay katumbas ng ganda ng babae. So nakita niyo naman yung mga babae nila, 'di ba? Hindi naman mga patapon, 'di ba? Sila Skastakli, 'di ba? Dahil nga sa kasikatan nila. Pero tanggalin mo yung kasikatan na 'yon,
kahit na kumikita pa siya ng malaki, baka malamang sa malamang, hindi sila pansinin ng mga babae na yan. Dahil unang-una pa lang, isa sa pinaka-pinakinabangan ng dalawang babae na yan, is Castacli tsaka ni Flo G, eh yung fame nga nila. Dahil nga, dahil sa kanila, sumikat si Zainab. Dahil kay Flo G, o kay Castacli, sumikat si Zainab. Tapos kay Flo G naman, sumikat naman si ano, diba, si Pastillas Girl, diba? Hindi ko alam yung name. So, yun, diba? So, ganun ka-importante ang kasikatan pagdating sa interest o pagkakaroon ng interest o pagdating sa pang-attract din ng babae. Pati na rin pagdating sa sex, actually pang-keep din. Dahil nga ang kasikatan ay isang tool para mag-survive ang isang tao o ang human being. So pag sikat ka, sigurado mas marami ma-attract sa iyo. Dahil nga hindi ka maging ganun kasikat kung wala kang sinabi. So, ibig sabihin, sikat ka, ilala ka ng mga tao. Alam lang, magkano kinikita mo. Alam lang, marami kang connection. Ikaw ang number one. Kaya nga, kahit na ang isang artista, hindi na sikat, tas nakita mo sa kalsada o nakita mo naglalakad sa kalye, ang dami pa rin napapalingon. Ang dami pa rin lumalapit dahil sa kasikatan niya. Ganun ka-powerful ang fame. Ganun ka-powerful ang popularity. Kaya sila Skasta, tinan mo, na-enjoy nila yung ano nila, fruit ng labor nila. Deserve. Sa mga lalaki o mga tao magsasabi dyan na hindi deserve nila Castacli mga babae na kasama nila ngayon dahil hindi sila ganun kagwapo, mga putang ina nyo, mga tanga kayo, mga gago kayo, deserve nila yon. Sa lalaki tayo ang simbolo ng success, yung mga babae sila ang simbolo ng sex dahil sila ang nag-aanak, tayo naman ang nag-aalaga ng pamilya natin, tayo ang nirerespeto sa atin ng society natin ay yung success natin, kung ano na provide natin sa society. Tapos yung mga babae naman, ang nirerespeto naman sa kanilang society is yung bata na na-share nila o na-contribute nila sa society. Dahil balang araw, yung bata na yun, iiwan nyo rin kayong mag-asawa. At yung bata na yun, yun yung susunod na magre-represent sa inyo. Okay? Well, that's evolution. Okay? So, kaya nung ka-importante ang kasikatan. Okay, yung pera, wala yan. Yan yung pinaka nasa baba. Pwede ka nang bumili ng babae. Hindi naman importante yan eh. Dahil kung may pera ka, makakakuha ka ng babae. Pero, hindi dahil sa attraction, hindi dahil sa, well, na-attract mo yung babae, then may pera ka. Okay, then nabili mo siya. Pero hindi ka niya nagustuhan bilang ikaw. Well, hindi ka naman niya talaga magugustuhan bilang ikaw. Ibig sabihin ko lang, magugustuhan niya yung personality mo. Yung personality mo, at saka kung sino ka. Dahil sa status at sa fame. Okay? So, yan yung pagkakarank niyan. Una, again, is status or fame. Or status and fame. Okay? Pangalawa is personality. Okay? Pangatlo is looks. Looks, pangatlo lang yan. At pang-apat, walang iba, kundi money. Okay? At di ko kayo ipupush o i-advocate sa inyo na money ang gamitin niyo para magkaroon ng pera. Money ang gamitin mo para sarili mo. Okay? Para yung sarili mo ang maka-attract ng babae. Dahil ang babae, madali lang makuha yan kung may pera ka. At gaya ng palagi kong sinasabi sa inyo, ang isang lalaki na focus sa pera, hindi mauubusan ng babae. Pero ang isang lalaki na focus sa babae, mauubusan ng pera. Okay? Kaya laging tandaan, magpayaman, unahin yung sarili. At sumibak na maraming puta, yo! Peace!